Okay, greetings everyone again. Let's continue with our study. Our lesson for today is the second part of the lesson we entitled How to Solve Difficult Problems. In our first session, diniskas po natin ang how to solve difficult problems in regard to finances. Ano po, at medyo mababaw lang po ang discussion natin because of time. Ano po, maiksi lang po itong ating mga short Bible study, so we cannot go deeper kung paano po natin lulutasin ang ating mga problema sa finances. But I have given you some basic principles on how to solve your problems in your finances. Now, dito po didiscussin po natin today is how to solve your problem on relationship. Ano po? Most of the families, not even families, ano po, friends and colleagues sa offices, minsan sa church and anywhere, everywhere. Ano po, minsan mga neighbors po natin sa ating paligid, sa ating subdivision, kakaroon po tayo ng conflict. Pero pwede naman po natin maiwasan yung mga conflict. Ano po, it's better to have no problem than to know how to solve a problem. Pero kung may problema na, although marunong kang maglutas, andiyan na yan, mas mahirap, mas magandang iwasan po natin ang problema. Okay? So let's open our Bibles in the book of Luke, chapter 6, and we will start reading from verse 27. Ang subtitle po na nakalagay dito sa Bible ko is, Love Your Enemies. Okay? But I tell you who hear me, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone strikes you on one cheek, turn to him the other also. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Give to everyone who asks you. And if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. If you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners expecting to be paid in full. But love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you'll be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked, and therefore be merciful just as your Father is merciful also. So ito po ang sinasabi ng Panginoon in regard to relationship. Medyo mabigat po ito, ano po, lalo na kung hindi pa tayo malalim as a Christian, parang medyo mahirap pa gawin itong pinag-uutos ng Panginoon. Ngunit kagaya po ng nasabi ko sa inyo, just what I've told you, it is better na umiwas tayo sa problema kaysa marunong kang maglutas ng problema. Mas magandang iwasan na lang po natin yung mga misunderstanding, yung mga conflict, ano po, yung mga resentment na maaaring mangyari sa ating buhay. Ito po, sabi ng Panginoon, love your enemies. Paano ba nating mamahalin ang ating kaaway? Hindi naman po yung talagang kaaway itong sinasabi rito. Meaning, love the people around you, love the people who are intimidating you, love the people who are even mistreating us. Ano po, itong sinasabi ng Panginoon. And we will have credit in heaven. At the same time, we will have a great reward from the Father. Ano ba ibig sabihin nito? Ano po bang interpretation nito? Meaning to say, maging magpasensya na lang po tayo. Ano po, hindi naman natin pwedeng laging yakapin at paghahalikan yung mga tao na yan. Ano po, ang ibig lang po sabihin ng Panginoon na love your enemies or love your adversaries, ibig lang po sabihin na let's be patient, let's be understanding, maging mapagbigay, sapagkat tandaan niyo po ito, sasabihin sa inyo, no? Lagi pong pinagpapala kung sino ang nagpapakumbaba at nagbibigay. It's more blessed to give than to receive. Sabi po ni Jesus, it's more blessed to give patience, to give understanding, ano po, and to give forgiveness sa ibang tao kaysa yung tayo po ang palagi nilang pinapatawad o pinagbibigyan. Ano po? So there is great blessing and grace doon sa area ng tayo po ang nagpapatawad, tayo nagpapakumbaba, at tayo ang nagbibigay. Ito po sinasabi ng Panginoon na love your enemies and do good to those who hate you. Doon sa mga taong hindi ka gusto, gawa mo ng mabuti. Makukuha mo rin ang puso niyan. Wala pong matigas na tinapay sa mainit na kape. Praise God. Hallelujah. Narinig niyo na ba yun? So, ibig lang po sabihin, matigas ang puso niya, hindi kanya kursyonada. Pero if you continue to do good to that person,
lalambot din po yan at bandang huli magiging kaibigan mo rin yan. At yung mga maliliit na bagay po na nangyayari sa paligid natin, nagawa ng co-office mate natin, co-worker natin, nagawa ng kapatid natin sa bahay o kung sino man, mother, father, son, daughter, o sino man po yan, yung mga malilit na bagay, pagpasensya na lang po natin yan, huwag po natin masyadong intindihin, ano po, napaka walang kwenta po niyang mga malilit na bagay para ma-stress ka, maapektuhan ang puso mo, ang utak mo, ang kalooban mo dahil lang sa mga malilit na bagay. Yung mga pwedeng baguhin, baguhin, pagsabihan po natin, at kung hindi na mababago, tanggapin na lang. At kung hindi mo matanggap, iwasan na lang. Ano po? Iwasan na lang na magkaroon kayo ng conflict, na magkaroon kayo ng interaction, dahil kung talagang hindi naman kayo magka-vibration, mahirap din po yon. Ano po? So let's be forgiving, let's be understanding, let's be humble, ano po, sapagkat subok na po ito. I have been to many, many experiences on this area, ano po, ng pagbibigay sa ibang tao. At nakita ko po ang tunay na blessing ng Panginoon. Lahat po ng tao, nagawan po natin ng mabuti. Ang tao, tao pa rin po yan, ano po. Wala po talagang tunay na masamang tao. Minsan lang po masama ang mood, minsan masama ang gising, minsan may problema, minsan may financial problem, minsan may relationship problem sa bahay nila. Pagdating sa office, medyo mabigat ang puso, mabigat ang kalooban. So, by doing good to them, offeran mo ng coffee, offeran mo ng water, bigyan mo ng maliit na anything, ano po. Ito po ay nakakapagbibigay ng pampalubag loob sa kanila. At bandang huli po, itong kanilang mga sour attitude, mawawala po yan pag patuloy po natin ginawa ng kabutihan ang isang tao. Ano po? The secret of a happy life is by doing good to other people all the time, every day, all the time. Ano po? Always find something to do good to other people. Ano po? Always find something to appreciate another person. Ano po? Always be thankful and appreciative sa Diyos, sa tao, sa boss natin, sa co-office mate natin, and sa lahat ng area kung saan tayo mapunta. Nandun kayo sa airport, nandun kayo sa kung saan, carnival, o anywhere. Just be good to people. Ano po? Be good to people, be forgiving, and napaka-importante po ng ating smile. Ano po? Lagi po tayong smiling face. Amen? Praise the Lord. Smile has power. Praise God. Hallelujah. Remember that. Your smile has power. Look at this. Oh, di ba? When I'm smiling at you, medyo masarap yung pakiramdam po natin. Totoo po yan. Anywhere you go, pag tayo po ay nakasmile, ang ngitian po natin ang mga security guard, ang mga tao sa ang waiter, ang mga tao sa counter, sa ticket office, sa any airline office. Subok na po yan. They will treat you well. Ano po? They will return smile back to you. Pag tayo po ay laging nakangiti at magaang ang ating kalooban, tayo po ay mapagbigay, tayo ay friendly, ang relationship problem po, mawawala po yan. Amen po. Be friendly all the time. Ang sabi po ng Biblia, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Ako ay magagalak at magpupuri sapagkat itong araw na ito ay ginawa ng Diyos. Dapat masaya ako. Buhay pa ako, malakas pa ako, wala akong sakit, praise God. May trabaho ako, may business ako, may pamilya ako. Napakarami pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ang ating Diyos, ang unang-unang pasalamatan natin sapagkat meron tayong Diyos na buhay, meron tayong Diyos na tumutulong sa atin, meron tayong pamilya, ano po? Meron tayong trabaho, meron kang business, meron kang tao sa paligid mo. Yan po ang nakapagpapaligaya sa ating lahat. Ano po, napaka-importante po ng maganda ang relasyon natin sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras. Amen po. I hope you learned something on this very short Bible study. And if you do whatever you heard today, magbabago po ang inyong buhay, mabibless po kayo, and you will attract more grace and more blessing and more favor. You will get some promotion, salary increases, etc., etc. You will have goodwill in your business, gagandang takbo ng iyong negosyo. Why? Because smile and being friendliness attracts people, it attracts blessing, and it attracts grace and favor. And it even attracts the favor and grace and blessing of God sa ating buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you very much for listening. I will see you in my next video. Amen. God bless you in every areas of your life. Bye-bye.